So yun nga guys, no, day 2 ng ating pag-stay dito sa Manila. Actually day 3 guys, no, kasi kahapon din ako nag-vlog kasi masyadong traffic dito. So holiday tayo guys na may ginawa sa MOA, kaya wala rin tayong mag-vlog. Alright, so ito day 3 guys, pauwi na tayo ng Baguio. Alright, so nandito lang tayo sa may Petron. Nag-gas muna tayo dito sa may EDSA Kamuning, tapos sa diretso na tayo ng Baguio guys. Alright, so let's go. Guys, no, kanina hindi na tayo dumandun sa may tulay. Yun yung ginagawa nilang ano guys, ginagawa nilang tulay yung mga may mga bitak-bitak na, kaya dito mag right turn ka Scott Borromeo, pero lalabas ka rin doon guys sa may tulay din mismo para makapunta ka ng ano guys, ng south papuntang Pasay. Kakanan ka rito guys, tayo kakaliwa kasi mag U-turn lang tayo. So kahapon guys, grabe yung traffic. Lex Mindanao. Hindi. Malayo din yun eh. EDSA na lang. Nakadaan na ako dyan, pero maraming pasikot-sikot guys eh. Inlex papuntang Mindanao Avenue. Kaya hindi ko rin kabisado, kaya dito na lang, balik na lang tayo dun. U-turn na lang tayo guys. Yeah, maganda yung biyahe natin guys. So 6:20. Malamig pa. Ang ganito, laging nakataas yung windshield natin ng ano guys eh, ng helmet kasi mainit. So mamaya magagas tayo sa Urdaneta guys, kasi dito 74, sa Urdaneta 69 lang. So yun nga guys, no, update ko kayo dito sa may consume natin sa gas. So far ang nagagastos ko pa lang sa gas guys 1-2, pero hindi pa ubos yung kinarga natin kanina guys na 600. So ngayon 1-2, so pagbalik natin ng Urdaneta, I think sigurado yan 600 ulit. Kaya in total guys, no, 1.8 yung gas natin dito sa big bike natin. Alright, ano na yun, marami nang napuntahan yan guys. Tatlong beses akong nagpa Pasay. Alright, EDSA Pasay, tapos yung nagpalit tayo ng gulong, Caloocan. So ano siya guys, matipid siya.
Pizza, baby. Right. Diba? Kung nag-Mindanao pa tayo nun, guys, pasikot-sikot pa, hindi natin kabisado. At least dito, diretso na to papuntang Balintawak. Alright, so yun guys. At samahan nyo ako na magbiyahe pa uwi, guys. At anyway, nakapag-pray naman na tayo kanina bago tayo mag-take off. Kaya ayos na, ayos na. Tapos bago yung gulong natin, guys, so wala na tayong kaba na bumabiyahe. Hindi tulad nung papunta tayo dito sa Manila, guys, no, yung unang-una. And yun nga, ang inaalala ko yung gulong natin, guys, kasi nga manipis na siya, putput. Kaya buti na lang napalitan natin agad, guys, kasi sabi nung ano, nung nagpalit dito sa gulong natin, guys, sabi nila isa meron pa siyang 30%. So 30%, guys, not good at all, kasi syempre 30% talaga manipis na yun. Okay lang kung 40, ganun pwede pa. Tayo sa index, guys. Tsaka dito, guys, no, napansin ko rito, pagka ganito, pag traffic, guys, may daan talaga yung mga motor dito, guys, oh. At least pag umaandar yung lane ng motor. Hindi ko alam kung lane ng motor to, guys, kasi wala namang nakalagay. Kaya lang yung mga nakamotor dito, guys, yung mga to, pag traffic dito, kanan lahat, guys, yung daan. Kaya pag dito ka, wala na, magta-traffic ka na talaga pagka dito ka tumila sa mga four wheels. Alright, so dito pag traffic, ito yung daan, guys, dito sa kanan. Tapos ito yung bike lane, I think this one. Pero ito, hindi ako sure kung pang motor talaga to, eh. Wala kasing nakalagay na sign. Pero dyan sila dumadaan. So good choice yung alis natin dito, guys, no? Sa isa. Paluwag pa talaga. Pero ngayon, guys, no, from Mowa to North Edsa, Mowa Pasay to North Edsa, guys, umabot ako ng 45 minutes. So pag ganito yung daloy ng traffic dito, nakuha mo lang siya ng 20 minutes, guys, no. Kahapon nga umabot pa ako ng ano, ng isang oras bago ako nakarating sa North Edsa dito sa may SM, guys. Kaya tapos umuulan pa kahapon, kaya ano, medyo traffic din ito nga, guys, oh. Puro ano, putik si Dutchess. Pakita ko sa inyo mamaya pag ano, pahinga tayo. Yan, NLEX na, NLEX na tayo, guys. Diyan yung papuntang Takara Tires, Kalookan. Madali lang siyang hanapin, guys.
baby. Yan! 6.33 pa yung balance sa atin, guys. Alright! Diretso na to, guys. Ito yun, guys, oh, yung tinuturo ng ano kanina. NLEX Mindanao. Hindi naman natin alam ang daan dyan, guys. Saka medyo malayo, maraming mga pasikot-sikot dyan kasi. Kung kabisado lang natin, pwede siguro, guys. Dito na yung labas natin. Yan, guys, oh. Malapit din pag alam mo, guys, yung daan. Lamig sa guys. Saktong-sakto talaga yung ganitong oras. Pero mamaya, syempre, pagdating natin ng Pangasinan, alam na this, medyo mainit na doon. Kaya, relax-relax lang muna tayo, guys. Hindi naman tayo magpapatakbo ng mabilis, guys. Sana sa 110, ganun lang, 110 lang yung ano natin. Or sometimes 120. Pero hindi naman tayo tatagal ng ganun, guys, no? Yung 120, tapos 120 hanggang ano na higahin natin, hindi naman. May pagkakataon lang na bumiri tayo ng mga ganito. Balik ako mamaya, guys, pakita ko sa inyo yung puro putik si Duchess. Alright, so medyo ano muna tayo, guys, focus muna tayo sa daan, alright? So see you later, guys. We'll be right back.
living by the sea, sipping on some rum under the shade of a tree. That's what we about, just feel the warm breeze, living young and wild and free. Grabe. Tingnan muna tayo, guys. All right. Get up tayo, guys. So, 30 minutes din yung pahinga natin dito. All right. So, uwi na, guys. Tumawa tayo Urdaneta. Pagas tayo doon tapos straight na tayo ng Baguio, guys. Thank you.
nagpapabomba rito, guys. Alright. So yun, guys, no, nandito na lang yung vlog natin for today. Alright, and sobrang nag-enjoy ako, guys, sa pag-i-stay natin sa Manila ng 3 days. Alright, so yun, guys, no, kung talagang meron kang big bike na ganito, ano talaga, no, accessible lahat, guys. So yun, guys, no, sa susunod na vlog. Alright, so peace.